i-update ko po kayo sa barko na nangyari dito noong Yolanda. Nandito pa siya, pero kaso kalahati na lang siya. So, itutour ko kayo dito at isasama ko kayo at sabay natin saksihan kung ano na yung barko dito ngayon. So, tara! So, pagkapasok mo pa lang, may dalawang dadaanan dito at saka dun sa kabila. So, itutour namin kayo. Hindi siya ma-open. Ma-open eh, Tay? Ayaw ma-open? Ha? Tulugan? Pwede ma-open? Ah, so tulugan daw to, guys. So, magbugi natin. Tayo sa taas. So, pag-aakyat natin, guys, ito yung makikita natin, no? Medyo, meron na siyang kaibahan kasi nawala po yung kalahati niya. Nandun na daw sa Cebu, bininta. Ito yung kalahati. Pero, ayun, nirenovate na siya. So, dito po, yung isang daanan, tapos dito ako dumaan. Diyan, dito yung isang daanan. So, akyat tayo dito. May dalawang daanan din siya guys. Pili lang kayo. So, pag akyat natin dito, ito na siya. Dito na siya. So, yung nakita natin, ito lang siya. Ito na lang yung natira. And, dito sa baba. Puna tayo. Yan siya. Yan yung baba. So, sa pagkababa natin ulit guys, dito. Dito daw yung ipapascale nila yung mga nangyayari dito daw sa Yolanda. May nakasulat na siya pero ayan, hindi siya maano. Malabo na siya. Dito daw isusulat. May mga nakasulat pero hindi namin nabasa. Dito daw isulat yung mga pangyayari na ganap sa Yolanda. Diyan. Pero hindi pa nila nalagyan. Ito naman yung sa likuran niya. Guys, pinutol na siya at ito na lang yung kalahati na siya. So, as you can see guys, medyo may kaibahan na siya ng konti kasi ginawa na siyang tourist spot dito. Kaya, yung kalahati, bininta daw sa Cebu, sabi ni tatay. Kaya yung kalahati lang yung natira. Tapos, nirenovate nila. Nilagyan nila ng mga hagdanan. Kaya, yun na lang yung natira. So, thank you for watching and I hope you guys support and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click like, share, and don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you!